Today is Friday. It's early in the morning na dito mga langga kasi Friday na ngayon and then kararating ko lang din galing from work. Evening yung duty natin ngayon. So ayun, kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Kumusta naman ang ating araw ngayon? Hopefully ang lahat is fine. Everything is okay mga langga. So ayun mga langga, kararating lang natin from work and then may bisita. Mag-aano tayo, mag-cha-cha-a. Kasi hindi na ako mag-aano, hindi na ako mag-titinapay. Kumain na kasi ako doon sa trabaho after ng duty namin. So ayun, mag-cha-cha-a na lang tayo ngayon. Update ko lang pala kayo sa nangyari na sa akin about the vaccine. Yung ating first vaccine. Kasi yung aming ano vaccine, sabi ng pinag-vaccinean namin doon sa hospital na pinuntahan namin, which is the Bahrain International Hospital. Babalik daw kami after 21 days. So, mga February 1 ba yung sinabi sa amin? February 1 or 2. So, ayun mga langga. So, update ko lang kayo mga langga sa aking nararamdaman about sa vaccine kasi alam niyo naman yung mga ano natin, mga negative or positive na mga thinking ng mga ibang tao dahil nga daw kasi pag nagpa-vaccine ka daw, pag naturukan ka daw ng vaccine nila ngayon, magiging ano ka daw. Pero nung una talaga mga langga, natatakot talaga ako nung magpa-vaccine nung that time kasi yun nga na mga sa mga naririnig ko na maraming bad, mga negative and positive na mga comments. Pero di naman natin alam ang mga pangyayari. So, ayun. So, ayan. Nandito yung kasama ko si Mamshi. So, ayan. Update ko lang kayo sa aking vaccine. Panggabi din siya mga langga. So, kauuwi lang din namin. So, ayun. Yung vaccine nga na sinasabi nila na may ano, tawag doon may side effects daw. Yung vaccine na yun. Alam nyo, ang sa totoo lang, huwag muna tayong manghuhusga at saka tawag doon, alamin muna natin ang mga ano, ang mga pangyayari bago tayo mag-isip ng mga positive and negative na mga ano, mga kuro-kuro. Mga kuro-kuro ka mo. Sabi pa ng ano, malalim na Tagalog. Ayun. So ayun, sa awa ng Diyos, update ko lang kayo. Nung una, totoo nga may sinasabi silang yung vaccine na yan, mayroon niyang side effects. Alamin nyo, i-search nyo sa Google kung ano yung mga side effects, kung sino pa man ang hindi nagpa-vaccine sa inyo, mga langga. Alamin nyo para kayo mismo malaman nyo kung anong mga side effects at sa mga mararamdaman nyo kung kayo'y na-vaccine na. Ako, unang vaccine ko pa lang, first dose pa lang yung na-inject. Kasi after 21 days, babalik kami doon sa hospital na pinuntahan namin. Well, yung naramdaman ko naman nung ano, after ng vaccine, ang totoo lang, ang naramdaman ko talaga katapos turuki sa amin, mga after 50 minutes, 20 minutes, mga like that, or 30 minutes na mga nakalipas na nag-absorb na yung gamot sa katawan mo. Well, ang naramdaman ko naman nung after that vaccine, paulit-ulit lang, ano mga langga, medyo parang nahilo-hilo ako na naluta, parang naging lasing na parang nalutang ba yung ano mo, yung galaw mo. So ayun mga langga, parang lutang yung galaw mo, tapos medyo nagano yung paningin ko, parang dumilim. Yun mga langga, yun naramdaman ko. At saka hindi lang ako nang nagkaganon, kasi pati rin yung kasama, yung ka-roommate ko, kasama ko sa room, ganun din pala yung naramdaman niya. Yung kasama ko din, that time na kami nagpa-vaccine, kasama ko rin yun siya mga langga. Pareho yung naramdaman namin mga langga. Noong that time na after na-injectan kami, ganun yung side effects naramdaman namin. Meron ding mga iba kong kasama sa work, iba naman yung naramdaman nila, nagkaroon sila ng medyo slight lang naman ano, na parang nagka-redness sila sa kanilang mukha and then parang
nangangati. Slight lang naman. So after mga one day naman, nawala naman siya. Then meron din akong kasama na yung joints naman niya, dito naman niya naramdaman, pag ginaganyan daw yung kamay niya is masakit, mga langga. So ayun. After one day, isang araw lang din niya naramdaman yun. So after one day, nawala din siya. Then yung mga iba ko namang kasama, nanakit daw yung katawan nila. Totoo talaga mga langga na may side effects yung vaccine na yun. So yung naramdaman yung iba naman yung mga kasama ko sa trabaho, yung ibang naramdaman nila, parang nanakit daw yung katawan nila. Tapos, kasi meron kasi doon basta basahin yung mga langga, i-search yun sa Google, what is the side effects pag if you're taking the vaccine of COVID-19, mga langga, i-search nyo yun kasi makikita nyo yung ano doon yung side effects niya. Kayo na lang mag-intindi o mag-search para sa kaalaman nyo, para at least maniwala din kayo sa mga sa side effects about sa vaccine, mga langga. So ayun na yung update ko, mga langga. And then actually nung pinakauna talaga ayoko talaga magpa-vaccine kasi natatakot nga ako kasi dahil na sa mga negative and positive na mga comments ng mga ibang tao sa naririnig ko na medyo ganito daw pag nagpa-vaccine ka daw matututo ka na daw magsalita ng Chinese. Kaloka. And then pag matututo ka na daw ano tawag doon, magiging zombie ka daw. Ayun, magiging zombie ka daw mga langga after ng vaccine. And then marami silang mga comments na mga bad comments. Meron din naman mga ilang mga positive comments. Esyo ganito, ganito. Na pag nagpa-vaccine ka daw. Pero pag nagpa-vaccine naman tayo mga langga, hindi na totally pa rin na hindi tayo pwede magmamask or mag-ano pa rin yung ating hygiene or ating kalinisan sa katawan, sa sarili, sa surroundings natin. Kailangan pa rin natin yung mga langga i-apply kasi kahit tayo na vaccine, not surely pa rin na ano tawag doon, safe na tayo about the virus, mga langga. So kailangan lang natin talaga ang mag-ingat, ang maging ano na lang tayo, protektahan na lang natin yung ating sarili na ano, kasi alam niyo naman mga pangyayari ngayon at saka hindi talaga natin maiiwasan, mga langga. And di rin natin alam kung kailan pa to matatapos yung pandemic na to. And then importante na lang maging ano na lang tayo, maging safe na lang tayo. So ayun mga langga, so magtsaa muna tayo. And then yan yung update ko sa inyo mga langga. Wait lang. Ah. Pasukan ko ng ibis. Ano ko na lang ito. Daling ko sa loob. So, ayun. Yun lang yung masasabi ko about sa update sa vaccine ko. Let's say, si Christina naman, sabi niya, hanggang ngayon, ano pa rin. Kasi, nung pumunta kasi kami doon. Ay, sorry. Dilib. Nandito ko sa labas. Nung pumunta kasi kami doon mga langga, sumama si Christina sa amin nung that day, sumama siya sa amin. Pero hindi siya na-vaksinan kasi nagka-problema nga siya sa kanyang number, yung SIM card niya dito, which is yung na-register niya sa, yung tawag kasi dito, Al Hussein Hospital, yung company na nagaano ng mga vaccine, nagsaswab test, doon sila yung nagbibigay ng message pag nagkaroon ka na ng result. Kay Christina kasi, ano, nagka-problema siya, gawa nga din nawala yung kanyang cellphone, nandun lahat yung kanyang mga records, and then bumili na naman siya ng bagong SIM card, so ayun, nahirapan siya. That time, nung pumunta kami doon, hindi siya na-vaccinan, after tomorrow siya na-vaccinan, kasi hindi nga tinanggap yung ano niya, hindi mabuksan yung application na inano niya doon sa hospital na yun mga langga. So yun kay Christina, yung naramdaman naman na daw niya dito kasi ako na vaksinan sa kaliwang kamay. Yung ganun din kay Christina, yung nararamdaman naman niya daw is ano, parang nangangalay yung kanyang kamay. Laging nangangalay. Pero ako sa awa ng Diyos, yun lang talaga yung naramdaman ko, yung after the vaccine, nung pauwi na kami ng bahay, parang nahilo-hilo, na hello, hello tayo mga langga. And then,
parang medyo lumabo yung dumilim yung aking paningin. Pero mga after that time, nawala naman siya. At saka, mabilis nawala yung injection ko dito kasi after ng injection, ganyan ko yung kamay ko. In exercise. Kaya kayo mga langga, kung hindi pa kayo naka-vaccine or na-injectionan, after ng vaccine, ganyan-ganyan yung kamay nyo. Ganyan-ganyan ko talaga siya after ng vaccine kasi para hindi siya mag-stay yung gamot dito at saka mag-ano siya, mag-absorb na siya, parang mag-ano siya, mag-flow. Ayun mga langga. So, that is our update for today mga langga. And then, yun lang talaga yung masasabi ko. And then, by the second vaccine, we will see, i-update ko din kayo kung anong mangyayari. And then, whatever will happen. Huwag tayong matatakot mga langga about the vaccine kasi dito sa UAE, safe naman tayo at saka hindi naman siguro tayo pababayaan ng gobyerno dito sa UAE. At saka yung vaccine talaga na binibigay. At swerte tayo mga langga, mga OFW, na may vaccine tayo at swerte tayo na hindi tayo magbabayad and free yan. And then, lagi din kami may swab test after 14 days doon sa company namin. Lagi din kami nagsaswab test, free din yan sa amin mga langga. So, maganda yan sa amin mga OFW kasi sa government nila dito ay free lang yung mga about the vaccination, about the swab test, free lang dito sa amin mga langga. So, swerte namin mga OFW kasi siguro sa atin sa Pinas, ewan ko lang kung umpisahan na yung vaccine doon sa atin kasi nung unang-una talaga natatakot talaga ako about the vaccine kasi alam nyo naman yung mga dating nangyari din sa atin sa Pilipinas about that vaccine na maraming na biktima na. Pero huwag lang tayong mag-isip ng mga negative kasi isipin na lang natin ang kapakanan natin na maging safe tayo. And then, Diyos na lang din ang bahala sa atin. Siya na lang ang may alam sa buhay natin mga langga. So, ayun, be positive na lang tayo always. And then, lagi na lang din tayo mag-pray and magpasalamat na gabayan tayo ng ating Panginoon. And then, alam naman niya ang lahat-lahat para sa atin. So, that is our vlog for today, mga langga. Sana may nakuha po kayong aral, may natutunan din po kayo, may nakuha din po kayong information about the vaccine kasi yun lang naman ang aking mga nalalaman. Nagbasa kaya ko nung isang araw, in that time, sinerch ko about the result, about the side effect of the vaccine, binasa ko siya mga langga. So, yung mga binasa ko nandun sa mga naramdaman ko sa side effect na yung nagpa-vaccine ako mga langga. So, ayun. So, isip nyo lang din para may kaalaman din kayo, para hindi dayon ko mag-doubt, mag-isip kung ano ang tama, ano ang mali, ano bang nakakabuti, ma-i-apply niyo ba sa sarili niyo about this vaccine or nasa sa inyo mga langga. Kung gusto nyo magpa-swab test, pero dito sa amin, after every 14 days, kasi pag hindi ka nagpa-vaccine, kailangan mo magpa-swab test. So, sabi-sabi nila, pero I'm not sure, kasi narinig ko lang sa mga balibalita. Baka this time, after daw ng vaccine na ito, mga susunod na mga buwan, susunod na mga araw, magkakaroon na daw ng may bayad na daw yung vaccine at swab test. Wala na daw, free. So, ayun mga langga. Sana maging safe na lang tayo and then we always be pray and thankful to God na we are healthy, we are still alive and God protect us and guide us. Okay. So yun po mga lang na mabibigay ko na information para sa inyo. So thank you for watching and sana may nakuha din kayong mga information paulit-ulit. So ayun may mga lang, thank you for watching and hope to see you in my next one. And don't forget to like, subscribe, comment down below. And then, thank you and bye. Happy weekend. Keep safe.